Good to know, sir. Good to know, sir. Good morning! So ito yung ating almusal, guys. So pagbalik pa rin dito sa Ireland, ganito pa rin yung aming almusal. So siya nga pala, ito palang kaldero, guys, galing to sa Pinas. Dinala na namin dito sa Ireland. Sana all nakarating na dito yung ating kaldero, pangsaing ng bigas. So ayan, guys, kumakain tayo ng almusal. Meron tayong kamatis, saka spinach. So ito yung almusal ngayon. Ito yung mga aming dala galing sa Pinas. Ang puset, at may tuyo dyan, at dilis. So ang sarap talaga, guys. Ito yung mga namimiss talaga natin, mga OFW. Ito mga puset, tuyo, dilis, kung ano-ano pa. So yan yung mga pang-almusal ba natin or pansit canton. So hindi na kami nakadala ng pansit canton. Ito lang nadala namin. So kukunti lang yung dala kasi nga at natakot kami sa immigration. Baka masayang lang, matapon lang at sayang yung binibili mo doon tapos itapon lang na immigration sa basura. Kasi merong nakakilala ako, yung kaibigan daw niya. Na-check sila nung pabalik sila dito sa Ireland. So, kinuha yung mga pork cubes. Bawal daw yung mga ganon. At yun, nasayang lang. Sayang yung binili mo na pera kung itatapon lang naman at hindi madala. So, yun ang problema talaga, guys. No? Depende kasi kung merong mag-check sa bagahe. So, talagang mawala talaga yung dala mong galing Pilipinas. So, kaya yun lang ang dala namin. Mahigpit minsan, depende yan kung talagang na-timingan yung bagahe mo na talagang bubuksan talaga yung... So, ang bilis lang naming holiday, mga almost 3 weeks lang yung holiday namin sa Pinas at kulang na kulang pa talaga, sana nag 1 month, sana payagan sa trabaho next time. So, napakasarap mag-holiday sa Pilipinas. Biro mo naman 7 years ako hindi naka-uwi. So, maraming mga pagbabago, maraming mga SM na sa bawat kanto na ng... yung malapit sa tinitirhan namin. So, halos araw-araw kami sa SM. Nagbabad kasi malamig sa SM. Grabe yung weather, no? 40 degrees. Tapos ngayon, yung weather ngayon, tag-ulan na naman dyan. So, Marikina, napanood namin sa balita. Umaapo na yung tubig sa Marikina at meron pang part na hindi ko saan na area na yun na pati bubong talaga nila. Talagang lumampas na yung tubig sa bubong. Kawawa naman yung mga hayop na naandiyan na, Diyos ko Lord, grabe talaga pag umulan talaga, talagang sobra-sobra naman ang tubig. So grabe ang napinsala talaga ng Typhoon Karina. Sana umalis na sa Pilipinas yung typhoon na ito at mapinsala na naman tayo. Ingat po kayo mga kabayan na sana nasa safe and dry po kayo. So ingat-ingat po. Babatiin ko na rin si Janina, birthday niya today. Happy 18th birthday, Janina!